So dito tayo muli guys at magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngayon meron tayo re-repair dito na PoE switch. Itong Dawa PoE switch. So ang problema niya, wala siyang power. So susubukan natin i-repair to kung kaya ba natin i-repair o palit na bago. So, samahan nyo ako guys at buksan na natin tong PoE switch. At tignan natin nilalaman sa lab kung ano itsura. So, meron siyang ito yung screw niya. 1, 2, 3, 4. 4. 4 lang. Ito nga pala guys ay ginagamit namin sa mga IP camera. Ito na ginagamit namin, IP camera. Para yung power niya, isang kable na lang. Nandito na yung power niya. So, isang kable na lang papuntang camera. Ayan guys. So, yun. Ito ang niloloob niya guys. So, maganda pala. Nakabukod yung power supply niya dun sa mismong control niya ng PoE. Ayan. 2, 4, 6, 8 PoE. Ayan. Ayan guys. So, backlashing ko lang to guys at ito troubleshoot natin. Tuturo ko sa inyo kung paano. Okay guys, at tabayan nyo lang po. Saglit lang po. A few moments later. So, yun guys. Nabaklas na natin. So, bago tayo mag-resistance check, check muna natin yung capacitor, yung filter. Capacitor, yung capacitor dito, baka may voltage pa siya. Baka pag nahawakan natin, mag-ground tayo. Ayun, no? May 266 volts pa siya. Makita nyo guys, ha? 260 volts. So, hintay lang natin ma-drain or kuha tayo ng resistor, i-short natin dito para ma-drain siya kagad. Hanap lang ako ng resistor guys. Pwede namang i-short yan. Kaya lang baka magulat ka. Kasi nag-i-spark yan eh. Mag-i-spark siya. Or hintay na lang ma-drain. For sure na wala na talaga siyang power. Ito. Subukan natin to. So 10k. Ito resistor 10k lang ilalagay natin. Para ma-drain lang siya. Ano pa ba? Tatanggal. Guys. Short natin. Ayan. Para ma-drain lang siya. Ayun. Zero na siya. 3. Negative 1. So, drain na. Pwede na tayo mag-resistance check. So, ginawa na natin yung safety. So, ngayon, mag-resistance check tayo para ma-troubleshoot natin tong power supply ng ano, ng itong PoE switch. So, ang gagawin natin, dito muna tayo sa primary.
ng primary, sa primary muna tayo magte-testing. So, mula dito saksakan, dito, resistance check tayo. Dito, continuity check muna. So, ito, tumawid siya dito. So, itong isang linya dito. So, meron dito. Dito tayo sa transformer. Yung filter, yan, yung coil. Bira lang naman nasisira yan eh. Itong coil, meron sa kabila. May continuity naman. Tapos, pagkatapos ng coil na yan, yung bridge diode, yung kulay itim. Bridge diode siya. So, ito yung AC, ito yung DC. Ito. So, sa diode tayo mag-test yan. Diode sign. So, dapat to may resistance yan. Ganito mag-test. Ito, resistance. Ito meron. Ito meron. Ito. Meron. Tapos, babalik na rin natin. Ito namang negative dito. Dapat wala siyang masusukat dito. Yan, wala. Ibig sabihin, di shorted yung bridge diode. So, dito na tayo sa ito, MOSFET. Capacitor. Na-check naman natin, nag-charge siya. Nung saksak natin, ibig sabihin, okay to. Okay din. Tapos dito sa MOSFET. Itong MOSFET naman, kadalas nasisira naman to pag may short. Nag-short, tapos masira na yung mismong yung diode, yung ano natin, yung fuse dito sa primary, bibigay na kung shorted tong MOSFET natin. So, hindi naman siya shorted. Ayan, hindi naman siya shorted. Capacitor. So, okay tayo dito sa itong primary. Okay ito. Yan namang okay ito eh. Dito naman tayo sa secondary. So, check natin yung filter to. Check natin dito. Itong capacitor. Ito na ginagamit ko guys pag nag-check ako ng ano. Short. Yan. Yung sa diode. Ito, rectifier niya. Ito yung transistor. Hindi naman yung shorted. Okay naman. Yung transformer. Ito. Yung winding ng transformer, check natin. Secondary. Okay siya. Okay. Yung primary. Ito yung sa primary. Ito. Tsaka to. Magkasama yan. Tapos ito. So, okay naman. So, kalimitan, ang nasisira dito, tuturo ko na itong MOSFET to. Pero ito ngayon, okay, good siya eh. Wala siyang shorted dito eh. Dito, wala naman tayong nakikita ang sunog dito. Or ito, bira naman masira. Ito, MOSFET. So, ngayon gagawin natin. Itong, papalitan natin itong, ito. Yung, ayan, yung coupler. Ayan. Ayan kasi nagsisidbing switch. Switch dito, pag nagkaroon ng voltage dito sa primary, bago magkaroon ng secondary, dadaan muna siya dito sa coupler, auto-coupler. IC. Ito. Pag nag-switch yan, yung nag-switch yan, mag-switch na rin yung regulator natin dito. Magkakaroon siya ng output na dito. Itong auto-coupler. Ayan, palitan natin. So, bago natin palitan yan, tanggalin,
Gawa muna tayo ng guide kasi baka makalimutan natin kung saan yung paano natin tinanggal. So ang magiging guide natin itong dot. Yang dot. Kasi yan yung dot. Yan yung number 1, 2, 3, 4. Ganun sa IC. So drawing lang natin para may guide tayo. So ito yung dot. Ito yung number 1. Di pala apat lang yung paayan. Ito 1, 2, 3, 4. Ganyan ba? Ayan, para may guide tayo paano natin tinanggal. So, nagay lang ako ng guide dito. Ito yun na yung pinaka-output niya. So, ganun lang technique guys kung magbabaklas tayo. Huwag tayo basta-basta na magbabaklas. Picturean muna natin mas maganda or drawing natin bago natin tanggalin. So, tanggalin natin ngayon yan. Tanggalin natin yung dikit. Mukhang nakadikit pa siya eh. So, ito pala ang value nito ay medyo malabo na rin yung mata ko. Eight one seven. PC 817. So tanggalin na natin, guys. Ito pa lang parts na to ba, guys? Marami to sa mga power supply or dun sa mga adapter na power supply, meron to. So mamaya kuha na lang tayo sa mga adapter. Meron mga adapter na meron tong autocoupler IC na to. Ayan guys, ah, medyo wala na tayo sa camera. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Ito na guys, tanggal na natin. Sa tabi lang natin siya. Ayan, tanggal na guys ah. Ayusin lang natin yung hinang. Inamitan ko siya ng Goodwick. Ayan, para tanggal ka agad. Hindi na yung solder fault. So, hanap tayo ng replacement sa mga adapter na sinasabi ko. So, meron tayo dito. Kukunin natin to. Ito mukhang check natin to kung good to. Ayan. 81. Kita ba? C. Baliktad. 817. FL 817. Oh, parehas lang yan, guys. Yung letter, dalawang letter, huwag nyo nang pansinin yun. Basta 817 yung pangatlo, pareha sila. Ayan. Guys, wala na. Tabi na natin yan. So, ito ilalagay natin. So, double check yung dot. Ayan, dot, ito. Ayan. Pasok natin dito. Parang nahirapan tayo maglagay, guys, ah. So, ayusin muna natin. Cutin natin. Yun.
Pasmado na yung kamay natin, guys. So, kabit lang natin. Ay. Hindi pa. Konti pa. Konting adjust pa. Guys, double check bago natin hinang. Yung dot nasa kaliwa. So, hinangan muna natin yung isang paa. Para hindi bumitaw. Ayan, yung isa lang muna. Tapos hindi natin. Ayan guys. Tapos linisan lang natin yung punasan lang natin yung pinaghinangan natin. So double check natin kung may continuity. Kung may short. Kung short pa siya. Yung paa bago natin isalpak. So yan guys, okay na siya. So guys, try natin saksak. Tabi muna natin 'to. Tapos sukat tayo ng voltage dito kung meron na siya. Lagyan na natin 'to sa volts. So kuha lang ako ng power cord. Power cord. So ito, may power cord na tayo. Saksak natin. So checkin natin dito pag nakasaksak na mamaya guys dito sa output niya. Dito na lang tayo mag-check. Ito sa ito dito at saka to. Magkakaroon siya ng voltahe. So, caution lang guys. Yan, i-ano lang muna natin, safety natin yung outlet natin. Yan. Kasi magte-test tayo ng live. Sasaksak ko na. Ayun. Nakasaksak na yan guys. At caution lang, wag baka makahawak tayo dito kasi ito open 220. So check na tayo dito sa output dito. Yun, meron, meron. May output na tayo, guys. 52.2. So guys, yun ang naging problema niya. Yung autocoupler. Ito. Ito. Yun ang naging problema niya. So, naayos na natin to. Double check na lang natin. Kabit natin dito sa aparato kung magkakaroon na siya ng power. So, bunutin ko muna. So, gaya ng sabi ko. Yun, di naman na tayo mag-check. So, safety na lang na ibalik natin sa ano niya. Sa casing niya. So, tinanggal natin yung saksak. So, ito may voltahe pa. So, for safety lang. Ayan. So, may insulator naman. Di basta-basta mag-short sa ano natin. Ayan. So, lagay na natin yung mga isku.
Sana gumana na guys, walang problema dito. Yung pinaka power supply lang talaga naging problema nyo. Ilagay na rin natin to. Yan. So, saksak ulit natin, guys. Saksak ulit natin. Tapos, check na natin kung meron na dito. Ayan. Teka guys, nakalimutan natin lagi ito. Salpak to. Okay. Saksak. Ayun. Kita nyo guys, umilaw. Ayan o. Guys, may ilaw na siya. May power na. Ayan o, yung kulay green. Ayan. Tingnan natin ngayon. Double check natin yung mga output. Kung meron na siya. So, kukuha lang ako ng tester. Yung guys, meron din tayo dito ang POE checker. Ayan. So, dito tayo sa POE test. Ayan. Dapat meron kayo nitong kung tester. Ito siya. NF488. Kung gusto, sinong may gusto, ito yung model na ginagamit ko. So, dito sa POE. Ito. Okay. Ayan. Wala siyang nadidetect kasi di pa nakasaksak. So, isasaksak natin sa mga port. Check natin every port. Ayan. So, okay. POE. Yun guys, oh. Meron na siyang POE. Power. 52. Ayan. Subukan natin naman dito sa pangalawa. Then, okay. Ayun guys, okay na. So, PO test. Ayun, oh, meron. So, okay na tong PoE switch natin. Yun ang naging problema. Ito lang. Auto coupler. Ayan. Ito lang ang naging problema ng auto coupler. So, ang liit, di ba? So, ito lang kadalasang nasisira power supply. O kaya yung sira nyo yung transistor. Ayan. So guys, kung meron kayong katanungan regarding dito, repair nito, ito, di naman madalas masira to. Nasisira lang to pag natutubigan to. Ito, papasukan siya ng tubig. Dahil siguro mali yung pagkaka install, mapasukan siya ng tubig. O, kaya aksidente, nabubuhusan. Dumadaan yung tubig dito. Kaya, ito yung nasisira. So, ito lang naman power supply ang madalas masira sa kanya. O, ngayon, kasi wala tayong makuwang module na power supply na nabibiling ganito na mahirap. So, nirepair lang muna natin. Baka sakali tayong ma-repair. So, sayon nga, na-repair natin. Good. Magandang balita kasi okay na ulit tong PoE switch natin. So hanggang dito na lang guys at maraming salamat pong muli.
sa inyong pagsubaybay sa aking munting channel. Thank you po at God bless po sa ating lahat.